11 ng Hulyo, paggunita kay San Benito Abad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa 12, "Hindi higit sa kanyang guro ang alagad, o higit sa kanyang amo ang utusan. Hangad lamang ng alagad na tularan ang kanyang guro, at ng utusan ang kanyang amo. Kung tinawag na Beelzebul ang may-ari ng bahay, ano pa kaya ang kanyang mga kasambahay? Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang tinatakpan na hindi nabubunyag, at walang natatago na hindi nahayag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ihayag niyo sa liwanag. Ang narinig niyo ng pabulong, ihayag mula sa bubong. Huwag matakot sa mga nakapapatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Matakot kayo sa may kapangyarihang sumira ng kaluluwa pati ng katawan sa impyerno. Nabibili ang 20 maya kahit nasa ilang sentimo, wala isa mang bumabagsak sa lupa na hindi niloloob ng Ama. At kayo, bilang na pati buhok sa inyong ulo. Kaya huwag kayong matakot, mas mahalaga kayo kaysa sa mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa langit. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama sa langit." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Huwag kayong matakot. Ayon sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, may 365 beses na binabanggit ang mga katagang huwag kang matakot. Dahil may 365 araw sa buong taon, tila sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot sa harap ng anumang suliranin o pagsubok, sapagkat kasama natin siya. Ang takot ay isang natural na damdamin ng tao. Walang sino man sa atin ang hindi nakaramdam nito. May mga pagkakataon pa nga na dahil sa tindi ng takot na ating nararamdaman, tila napaparilisa ang ating damdamin at kaisipan, kung kaya't nahihirapan tayong kumilos at gumawa ng pagpapasya. Hindi natin laging kontrolado ang mga bagay at pangyayari sa ating buhay. Maraming hindi natin tiyak sa ating buhay, lalo na yaong mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Hindi natin hawak maging ang buhay natin. At dahil hindi natin nalalaman ang mga susunod na mangyayari sa atin, nakakadama tayo ng takot at pangamba. Itinuturo sa atin ni Jesus ang pagtitiwala sa Diyos na siyang lakas at bukal ng kapanatagan natin. Pagsasagawa. Anumang takot at pangamba ay kaya nating pagtagumpayan kung ilalagay natin ang ating buhay sa pangangalaga ng Diyos. Lumalakas ang ating loob dahil sa katiyakang lagi nating kasama ang Diyos.